Isang maganda at mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sasama-sama nating pagdiriwang ng Banal na Eukaristiya, isama rin natin sa ating panalangin ang mga sumusunod na pagsamo. Para sa pasasalamat ni Nalatuga Family, Jerry and Edith Lazaro Family, De La Peña Family, Angeles Family, at para sa nagdiriwa ng kanyang kaarawan na si Hermy De La Peña, at para sa maagang pagaling ni Hermy De La Peña, at para sa natatanging kahilingan ni Ohon Family, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Isabel, Emerita, Leona, Ambrosio, Lucena, Ernie, Efren, Reynaldo, Edward. Ang ating pong banal na pagdiriwang ay pangungunahan ni Father Anthony Chan. Magsitayo po ang lahat. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mga kapatid, upang tayo maging marapat gumanap sa ating banal na pagdiriwang, aminin muna natin ang ating mga kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan kami. Kristo, kaawaan kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos, Aba, para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan kami. Kaawaan tayo na makapangiriang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong dinilipan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasampa namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurian. Panginoong Diyos, sari ng langit, Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, Panginoong Kristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, kordero ng Diyos, anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang ang Espiritu ang katastasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ang madaming makapangyarihan, ipinakikiusap namin wag mo ipaintulot na madaig ng anumang mabigat na pagsubok kaming narinindigan sa ibabaw ng batong si Apostol San Pedro, na sumampalataya matapat sa iyong anak na si Espiritu, na aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, sa matandang namamahala sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang tulad ninyo. Nasaksihan ko ang mga paghihirap ni Kristo at nakakahati naman ako sa karangalang nalalapit ng ipahayag. Ipinamamanhid kong alagaan ninyo ang kawang ipinagtatiwala sa inyo ng Diyos. Pamahalaan ninyo ito ng maluwag sa loob, hindi napipilitan lamang, sapagkat yan ang ibig ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa masakim ng pagkahangad ng pansariling kapakinabangan, kundi sa katuwaang maglingkod. Hindi bilang Panginoon ng inyong mga nasasakupan, kundi bilang uliran ng inyong mga kawan. At naparito ng Pangulong Pastol ay tatanggap kayo ng maningning ng koronang di kukupas kailanman.
ang talita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdarao. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdarao. Panginoon, aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako ni yung bagong kalakasan. Pastor ko'y Panginoon. At sangayon sa pangako na kanilang binitiwan, sa matuwid na landasin, doon ako inaakay. Kahit na ang daan, iyo'y tinatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ikaw'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastor ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarao. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ang ulo ko ay langisan at pati ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Pastor ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarao. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa akin tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Pastor ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarao. Magsitayo po ang lahat. Ikaw, Pedro, ang sanliga ng aking simbahang banal na daig ang kamatayan. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupay ng Caesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, anak ni Jonas, sapagat ang katotohanan ito'y hindi iniyayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng bato ito ay tatayo ko ang aking simbahan at hindi makapananay sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot sa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, kapag tayo po ay nagdiriwang ng Huwebes Santo at kapag ka po tayo mayroong mga activities, kapag ka po dumarating ang araw nito, kadalasan meron po tayong iba't ibang taguri doon sa mga pangalan ng bawat araw sa mahal na araw. Kaya nga kapag ka sinabi nating Monday, ay tinatawag nating Good Monday. Kapag ka po halimbawa ay Tuesday, ay tinatawag na, kapag Monday, Holy Monday. Kapag Tuesday, tinatawag nating Holy Tuesday. Kapag ka po Wednesday, tinatawag po nating Holy Wednesday. Pero pagdating po ng Thursday, ano ang tinatawag natin? Ang tawag po natin ay Maundy Thursday. Kapag ka po halimbawa naman ay Friday, tinatawag nating Good Friday. Pagka po Saturday, Black Saturday. Kaya po yung ating pong Holy Week, bawat araw may kanya-kanya po tayong pangalan. Yung unang tatlong araw, ang tawag natin ay Holy, subalit pagdating po ng Huwebes, nagiging Maundy.
At ano pong ibig sabihin ng Maundy Thursday? Yung pong Maundy ay meron pong kinadaman sa salitang Latin na mandatum. At ano pong ibig sabihin ng mandatum? Binibigyan ng mandate, may utos. At ano po yung utos? Nakalagay po yun doon sa pagbasa na ginaganap doon sa araw na iyon. At anong utos doon? Ito ang bagong utos ko, ang sabi ng ating Panginoon. Magmahalan kayo, mag-ibigan kayo. Kaya nga po ang kanyang utos, hindi naman po bago, mag-ibigan kayo. Subalit ang bago ay yung pubang kasunod, mag-ibigan kayo, gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Kaya po ito yung mandate, ito yung kanyang utos doon sa kanyang mga alagad. Kaya nga po ito'y tumutukoy doon sa mga alagad na kanyang binibigyan ng atas na sila mismo ay maging tagapagpahayag ng salita ng Diyos, maging tagapagpahayag ng paghahari ng ating Panginoon, maging tagapagpahayag sa pamagitan ng pag-iibigan sa bawat isa. Sa ating pong mabuting balita, meron ding ibinigay na mandate. Ano po yung mandate na ito? Ito naman ay patungkol sa ating pong simbahan. Kaya nga po ang sabi sa ating pong mabuting balita, sa pamagitan ni Pedro ay itatayo ang ating simbahan at walang makapananaig sa simbahan na ito maging ang kamatayan. Kaya nga ang mandate na ibinigay sa simbahan na ito, ibibigay ko sa iyo mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot sa langit. Kaya nga isipin po ninyo sa ating pong simbahan, siya po ang nangangasiwa ng mga activities dito sa atin sa lupa. Siya pong nangangasiwa sa pangalan ng ating Panginoon ng pagbibigay sa atin ng mga sakramento na pinagmumula ng mga biyaya na ating ginagamit sa araw-araw. Kaya nga kung titingnan po nating mabuti, kapag kapwalimbawa doon sa sakramento ng pagkukumpisal o sakramento ng pakikipagkasundo, ang simbahan lamang ang nangangasiwa. Hindi po ang simbahan ang tunay na nagpapatawad ng kasalanan, sapagat ang tunay na nagpapatawad ng kasalanan ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Subalit, pinararaan ito sa ating pong simbahan. Kaya nga po katulad ng nabanggit na natin ng una, sa iba natin mga kamananampalataya, yung pong ating simbahan ay daluyan ng biyaya ng ating Panginoon. Parang isang gripo na kahit na may gripo ka, hindi necessarily na ikaw ay merong tubig. Subalit kapag ka po merong kang gripo, ito ang nagiging dahilan. Kapag ito'y nakakabit sa pinagmumulan ng source ng tubig, ito ang nagiging dahilan para dumaloy sa atin ng maayos yung tubig na ating inaasam. Kaya nga po ang simbahan ay ganun din, may mandate po siya. Kaya nga po ang sabi sa atin, ang ipagbawal sa lupa ay ipagbabawal sa langit. Ang ipahintulot sa lupa ay ipahintulot sa langit. Ang pinatatawad sa lupa sa pamagitan ng sakramento ng pakikipagkasundo ay pinatatawad na nga ng Diyos. Subalit ang pinagbabawal ipatawad ay pinagbabawal na rin ipatawad maging sa kabila. Kaya nga po binibigyan ng atas ang ating pong inang simbahan upang pangasiwaan ang mga sakramento at ang iba pang mga biyaya bilang daluyan ng pagpapala ng ating Panginoon. Kaya nga po sa ating pong mabuting balita, pinapakita sa atin, magamat ang ating Panginoon, ang pinagmumula ng lahat ng biyaya, subalit itinatalaga niya ang kanyang mga alagad para maging tagapanguna, maging kinatawahan ng ating Panginoon sa iba't ibang mga lugar. Kaya nga ang tanong ng ating Panginoon doon sa kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot ang ibang mga alagad. Ang sabi po ng iba, si Elias kayo. Ang sabi namang iba, si Juan Bautista kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. At nang tanungin ng ating Panginoon ang kanyang mga alagad, lalo na si Simon Pedro, ang tanong niya, para sa inyo, sino naman ako? At nakikilala nila ang pinakadaluyan ng biyaya. Ang sabi ni Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Kaya nga po sa sagot na ito nitong si Pedro, nagkaroon siya ng magandang pananaw sa buhay sapagkat kinikilala niya ang ating Panginoon bilang ang Kristo, ang Mesiyas. Kaya nga ang sabi ng Panginoon sa kanya, mapalad ka Simon anak ni Jonas, sapagat ang katotohanan ito'y hindi iniyayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At kaya sa gayong paraan,
Binigyan din ng atas itong si Pedro, at ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking simbahan. Kaya kapag ka po tayo napunta doon po sa Basilica ni San Pedro, doon po sa pinakailalim ng altar, doon po natin matatagpuan ang mga buto ni San Pedro. Kaya nga po magpangga ngayon, naroon iyon at doon nakahimlay. Kaya nga po hindi man si San Pedro ang simbahan lamang, subalit sa ating pong mabuting balita, pinatotohanan ito ng ating Panginoon. Kaya nga po sa ibabaw ng libingan ni San Pedro ay nakatayo ang isang simbahan at ang tawag natin dito ay Basilica ni San Pedro. Subalit ang itatayo ng ating Panginoon ay hindi lamang simbahan na gusali. Ang itinatayo ng ating Panginoon ay walang iba kundi ang simbahan ng kanyang sambayanan. At ito'y tumutukoy sa bawat isa sa atin. Sapagat ang tunay na simbahan, hindi naman po binubuo lamang ng mga bato. Ang tunay na simbahan ay binubuo ng mga tao. Kaya isipin po natin mga kapatid, no? Dito po sa atin, may munti po tayong chapel na ginawa po nating simbahan. Pero kahit po ito'y munti, kahit na ito ay maliit lamang at tayo nangangarap ng mas malaki-laki na gusaling pangsimbahan, subalit hindi nangangahulugan na maliit lamang ang simbahan dito sa ating sambayanan. Sapagat ang tinutukoy na simbahan talaga ay walang iba kundi ang mga tao. Kaya nga ang sabi sa ibang tala ng banal na kasulatan, saan man may nagkakatipon na dalawa o tatlong tao, naroon ako na kapiling nila. Kaya kahit po tayo walang simbahang bato, kung tayo nagsasama-sama sa pagdiriwang ng banal na misa doon sa kalsada man o kung saan man, tayo ay visible na pagpapakita ng simbahan sapagkat tayo ang bumubuo sa simbahan. Kaya nga po mga kapatid, ang panawagan sa akin kung papaano si San Pedro ay tinulungan ng ating Panginoon sa kanyang mga kahinaan, sa kanyang mga pagkukulang para maging tagapamuno ng ilang simbahan. Tayo din naman ay dapat magtulungan sa bawat isa nang sa gayon maitatag natin at mapatibay ang simbahan ng ating Panginoon dito sa lupa. Kaya nga po ngayon pong araw na ito ay ating pong pinagliwang ang luklukan ni San Pedro. Ano po ba yung importansya? Ano po ba yung kahalagahan ng luklukan na ito? Yung luklukan po na ito, matatagpuan pa rin po natin magpanggangayon doon po sa Basilica ni San Pedro. Napapalutan na po ito ng bakal. Yung original kasi, nasa loob na lamang nito. At ano pong ibig sabihin ng luklukan na ito? Upuan lang naman po yan eh. Pero ibang klaseng upuan. Bakit? Kasi alam po ninyo, sa simbahan po natin, may simbolo po ang lahat ng bagay. Yung luklukan na ito ay nangangahulugan ng kapangyarihan. Kapangyarihan hindi para siya ay mamayani, kapangyarihan kundi para maglingkod. Kaya nga kapag nakaupo si San Pedro sa kanyang luklukan, iyon ang luklukan ng isang tagapaglingkod ng simbahan, tagapamuno ng ating inang simbahan sapagkat si San Pedro ang ating unang Santo Papa. Gayun din po naman mga kapatid, yung luklukan na ito, kapag ka po si San Pedro ay nakaupo at siya'y nangangaral, doon ginagawa yung mga salita na dapat paniwalaan ng bawat Kristiyano. Kaya kapag may importante po na sinasabi ukol sa ating doktrina, doon po ito ipinapahayag. Kaya nga kapag ka po nagsasalita ang Santo Papa ng nakaupo, ibig sabihin makinig ka. Importante yung kanyang sasabihin na may kinalaman sa ating pananampalataya. At kapag ka po tayo ay napunta doon sa Basilica ni San Pedro, kapag ka po tinignan natin yung mga estatwa doon sa itaas na bahagi ng muka ng simbahan na ito, may kapansin-pansin po. Nasa gitna ay itong si Kristo. Sa kanyang kanan at kaliwa ay naroon po yung mga alagad. Pero may kulang po na isa. Sapagkat kapag binilang po natin, 12 naman talaga yung kasama ng Panginoon. Pero yung isa sa 12, hindi po isa sa mga 12 alagad. Ang isa po sa kanila ay si Juan Bautista. Subalit yung 11 ay naroon. Bakit po kulang ng isa? Kasi mga kapatid, maging sa architecture, ginawan po ito ng paraan. Nasa tuwing lalabas po yung Santo Papa sa balkonahe ng Basilica ni San Pedro, sino po ang kulang sa estatwa sa itaas?
Ang kulang po ay si San Pedro, na sa tuwing lalabas ang Santo Papa doon sa balkonahe ng Basilica ni San Pedro, he takes the place of Saint Peter, sapagat siya ang ating unang Santo Papa. Kaya isipin na lamang natin, mga kapatid, pinapahayag sa atin si San Pedro ay ating unang Santo Papa. Pinapahayag din sa atin na si San Pedro bilang unang Santo Papa ay dapat nating igalang, sapagat ang kanyang sinasabi ay para sa ating inang simbahan. At ang kanyang mga kahalili, ganun din ang kanilang ginagawa. Kaya nga po, mga kapatid, sa ating banal na pagdiriwang na ito, panalangin natin ang bawat isa na sana tayo mismo ay maging tunay na mga alagad ng ating Panginoon na sumusunod sa atas at turo ng ating inang simbahan. Hindi po pwede kasing sabihin na tayo ay Kristiyano-Katoliko pero hindi naman tayo naniniwala doon sa ibang mga turo ng ating inang simbahan. Halimbawa, mga kapatid, hindi po pwedeng sasabihin Kristiyano-Katoliko ka pero naniniwala ka na kapag ikay na disgrasya sapagat merong kang relasyon na hindi nararapat, ipanaglag na lang natin yung bata sa sinapupunan. Tanggalin na lang natin yung problema. Hindi po pwedeng Kristiyano-Katoliko ka, pero naniniwala ka na sa harip na yung ibang mga pera ay ipanakaw sa iba, kuhanin na lang natin, tayo na lang ang magnakaw. The end does not justify the means. Hindi po pwedeng Kristiyano-Katoliko ka, pero naggagawa ka palagi ng white lies. Kasi yung iba sinasabi, white lies lang naman, Father. Maliit na kasalanan. White lies lang naman. Alam po ninyo, mga kapatid, wala pong kulay ang kasalanan. Kaya kapag kapalimbawa kasinungalingan, wala pong kulay green, walang kulay red, walang kulay blue, walang kulay white. Lahat ng kasinungalingan, masama. Kaya nga po walang tinatawag na white lies, yung mabuting kasinungalingan. Sapagat kailanman, ang kasinungalingan ay kasinungalingan. Ang kasalanan ay kasalanan. Kaya nga po sa atin, mga kapatid, no, hindi po pwedeng tayo ay Kristiyano, pero taliwas naman yung ating pamumuhay. Hindi po pwedeng tayo ay Kristiyano na nangangaral ng salita ng Diyos, pero maya-maya naman ang ipinapangaral naman natin yung kasiraan ng ating kapwa. Hindi po pwedeng tayo tawagin Kristiyano pagkatapos meron tayong kinakasama na hindi naman natin asawa. Hindi po pwedeng tayo tawagin Kristiyano pagkatapos tayo naman ay nangangaliwa doon sa ating asawa. Kaya nga po, mga kapatid, ang pagiging Kristiyano dapat nagmamatch sa ating pamumuhay. Kaya nga po itong tinuturo sa atin ng inang simbahan. Kaya nga po ito rin ang tinuturo sa atin ng mga kahalili ni San Pedro, ang mga Santo Papa na pumapalit sa kanyang pwesto. Sapagat lahat tayo ay tinuturuan ng ating mga ama ng simbahan para mapalapit sa ating Panginoon at lalong maging banal sa ating pamumuhay. Kaya nga po tayong lahat, mga kapatid, sana sa bawat sandali ng ating buhay, palagi tayo na magsabuhay ng ating pananampalataya, manampalataya tayo sa ating Panginoon sa ilalim at paggabay ng ating inang simbahan at sa ilalim at paggabay din ng ating Santo Papa. Magsitayo pong lahat. Mga kapatid, inihayag ng Panginoon ang misteryo ng kaharian ng Diyos sa mga taong buong pagmamahal na kumakalinga sa mga dukha at nagugutom. Idalangin natin na ang kaharian ng Diyos ay maging tulay sa ating buhay. Sa bawat panambita ng atin po itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan, naway maging isang tahanan para sa naliligaw ng landas, ulila, mahina, at bigo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga mamamayang na bangsay naway maimting ng magsagawa ng mga hakbang upang makatulong sa patunlad ng mahihirap ng bansa, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pariwara at mga itinakwil ng lipunan naway maakit sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagkakawang gawa, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ating mga tahanan, lugar ng hanap buhay, at sa pamayanang ating kinabibilangan, naway
Laganap natin ang paghahari ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga yumao naway makapasok sa kahariang inihanda para sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ama, nababatid namin ang iyong walang hanggang pag-ibig para sa lahat ng tao. Kaya may pagtitiwalang inilalapit namin sa iyo ang aming mga kahilingan sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paunlakan mo ang pagdulog ng simbahang naghahain at tumadalangin upang sa pagtataguyod ni San Pedro bilang pastol, kami makarating sa iyong pamanang walang baliw na siyang antungan ng pananampalatayang tinuro niyo sa amin. Pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaysa ng iyong anak na minamahal, aming nilalaan ang panahon, talino at yaman para ganapin ang iyong kalooban ng kapwa tayo lubos na dabayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami yung pinagkakabit ng katayuang ganap sa pagtatangkili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang usang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo
nang bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinihahalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maging kod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang nagharap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaprian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muli mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patulihin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wapas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga kapatid, sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas doon. Inihiling namin kami at sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesus Cristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesus Cristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalatay pag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, galis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Kristo ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagdiriwang naming ito ng kapistahan ni Apostol San Pedro, kami na makinabang sa katawan at dugo ni Kristo. Ang ginanap naming pagkikipagpalit ang handog sa iyo ngayon ay maging panandang naglalahad nawa ng pagkakayos at kapayapaan sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Bumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Purihin at palakpakan natin ang ating Panginoon.